Now joining us on Hot Copy is the real name, is Evelyn Bontogon Guerrero. Wow. Bontogon. Bontogon Guerrero, better known as simply Matutina. Good morning. Good day to you. My gosh. I mean, you were working with Dolphy for 20 years. So you knew him at heart, by heart. Since 1972 up to 1992. 1972, I was 1 year old. Oh, really? Kaya that long? Kaya nga, John and Marcia baby ka. Oh, John and Marcia baby ako talaga. Ah, matanda pala si Maricel. Kasi si Maricel 9 years old doon nag-start. Oh my God, okay. Now, when was the last time you saw Manong Dolphy? Late last year lang. Okay. Nag-guest ako twice dito sa Pidol Wonderland's Channel 5. Yeah. And was he well already then? Nandoon yung after nung take, meron siyang oxygen. Oh. Oo. Tapos pag itatanggalin 'yon, palagi siya nakaupo o dili kaya kung tatayo man, steady ganon. So ibig mo sabihin, Matutina, nagtatrabaho siya late last year ito, no? This was the Pidol in Channel 5. Kumbaga hirap na siya noon. Pero nagtatrabaho pa. Kasi, di ba, may hika siya. So, siguro, yun nga, yung para makahinga siya ng maluwag. Kaya meron siyang oxygen. And why was he still working daw? Ikaw naman. Once you are an artist, talagang... Forever? Forever na yun. Oh my gosh. Really? Oo naman! So, I mean... Nakakamiss talaga naman kasi ang pag-arte. Did you ever advise him to rest? To retire. Hindi lang naman ako nag-a-advise sa kanya. Siyempre, lahat naman ang nagmamahal sa kanya, sinasabi na, ba't hindi ka magpahinga? Yeah, magpahinga. Naku, di lalo ako magkakasakit! Sabi niya. Mm. Oh my. But at the age of 82 or 83, how old is he now? 84. 84? Sa July. Okay, so he's turning 84. That's 84. Mm. He's the age of Serafin Cuevas. I mean, the defense lawyer. Mm. At the age of 84, would you consider na kumbaga... He lived his life well. How would you describe his life? Kasi yung characteristics sa pagiging good father, nakita ko kay Tito Dolphy. Yung halimbawa, yung involvement niya para sa kanyang mga anak, 'di ba? Education, yung shaping ng family ng kanyang mga anak, 'di ba? Moral, mga values. Tapos yung mga spiritual and family mga values din, gano'n, yeah. Diba? Mga devotion. Tapos, andun din yung pag-care? Yung, compassion. Oh, yes, yung affirmation, yeah. Affection, diba? Yun. Ano yan, sa support? Yan, yeah. Diba? Ngayon, meron pa rin naman na napakaganda yung discipline. At saka yung time to listen, time to talk, time to understand your family. Mm-mm. Your children. Oo. Nakita ko sa kanya yung mga characteristics. Pero sabi nga nila, parang for a very long time, parang ang dami daw niyang sinusuportahan. 18 yung kanyang anak, Karen. Ngayon ko lang din alaman na 18 pala. 18? 18. And he supports every single one? Hindi naman siguro lahat. Oo. Kasi mga grown-ups sila, di ba? May mga kanya-kanya naman trabaho na. Yung iba nga nasa Amerika. Oo. Nasa abroad. Oo. Oo. Kanya-kanya na rin buhay. Pero may marami rin bang tinutulungan si Dolphy? Ika nga, sabi daw nila na kahit hindi niya kapamilya. Ay, oo, kasi natatandaan ko, kapag mag-taping ng Jan and Marcia, talagang ang daming pumipila. Parang pila, pero yun yung... Humingi ng pera. Correct. Humingi ng tulong, humingi ng support. Kami nga palagi naming hinihintay na, uy, Tito Dolphy, birthday ko. Ayun, yung panalambing na gano'n. At mag-aabot. Correct! Tapos yung... pagka-Christmas, gano'n din. Oh my. O kaya nga sabi nila, may mga memorabilia ba na natatago ka o ano. Sabi ko, hindi! Tunaw na! Ano yun? Oh, pera. Gatong! And I think dahil kaya siya ganyan, Matutina, dahil nang galing siya sa matinding hirap. So alam niya what it's like na magbigay. Diba sabi nga, pirahin mo na lang. Oo. Diba parang ganun, yun. Oh my. What do you remember most about him that you will miss? Siyempre yung kanyang pagiging generous, tapos yung kanyang pagiging isang matulungin na tao. Nakasupport sa iyo kasi 'di ba sino ba naman ako do sa grupo ng Jan and Marcia before dahil kasi baguhan lang ako noon. Nandoon yung pagmamahal nila, nandoon yung support nila, nanadam ako at talagang
one happy family kami. Oo. No, ito, do you remember, if I were gonna ask you now, not, I mean, nobody has a perfect life. What would be his one big frustration? Tayo naman lahat may mga frustrations tayo, di ba? Pero mas lamang ang kanyang ano, yung kanyang pagiging successful. Oo. Ganon. Siguro nalulungkot siya doon sa ibang mga anak niya na hindi naman nag-succeed, ano? Oo. Siguro hindi naman lahat kasi bibigay sa iyo, no? Oo. Ang karangyaan at lahat ng mga magagandang bagay eh makakamit mo. Siyempre meron ding mga ano, konting napu-frustrate. What was his heartbreak? Anong haba? I'm sure alam mo yan. Family or children? Sama-sama na rin. Eh. Oo. Pero mga munti-munti lang, konti-konti, mm-hmm. Hindi naman yung talagang... Because I can imagine if I had 18 kids, ako ha, me, if I had 18 kids, you would not have time for everyone. Pero according to Rolly kasi sa interview sa kanya, ay Rolly, Eric, eh talaga namang ni Tito Dolphy yung nalagay na sa ayos. Nilang, sa ayos na lahat. At oo. Hindi naman siguro sila yung arkabiyado kasi siyempre pantay-pantay naman sila na anak. Oo. Now, how important was the National Artist Award to Dolphy? Talagang dapat noumpa eh. Kanya lang naudlot. Yeah. Naudlot. At yun ang hindi natin malaman dahilan. At kanina na-explain na eh. Yun pala ang reason. Mm-hmm. Okay lang. Pero ngayon... No, explain meaning the reason being when Cecil Guidotto told Dolphy, correct. Ikaw ang national artist. Yun pala siya yung naging national artist. Ay, sabi lang ha? Oh, sabi nga. Oo. Narinig ko nga. Yun. It's about time naman na. Sabi nga, kung kailan ka nakaratay sa banig ng karamdaman at saka mo palang maiisipan na ibigay. Eh, hindi naman kasi taon-taon nang bibigyan yan eh. Oo. Diba? Naka-TRO pa ngayon. Oo nga. Kaya nga, sabi ko, may mga criteria, may mga kung anong mga batayan upang ikaw ay tanghaling isang national artist. Hindi naman dapat na ikaw ay isang seryosong painter lang, isang seryosong sculptor, o dili kaya isang seryosong sa larangan ng pagsusulat, o dili ka, diba? Ang komedya. Iyan ang nakakapagbigay na saya sa buong sa buong bansa. Asan yung pagiging epekto mo sa tao, sa bayan, sa iyong mga minamahal na mga tagaya. Balikan natin, ano sa palagay mo ang pinakamatinding pelikula ni Dolphy? Historically, when it comes to archiving film, what would it be? Is it for me it would be maybe Pacifica Falayfay. Correct. Kasi, I was gonna say. Oo. Kasi, oo. Dahil kasi nandun, may comedy doon, may drama, may action. Lahat-lahat na. Kasi lahat naman ng movies niya na ginawa, yan ang mga sangkap. Oo. Kaya masasabi natin. At saka, di ba, napakahirap magpatawa. Oo. Kesa yung bigla na lang tutulong ang luha mo. That's true. Oo. Diyan napakagaling ni Tito Dolphy. Oo. And Pacifica Falayfay, it was made during a time na hindi pa naman ganun ka-open sa gay community ang Pilipinas noon eh. Correct. 19, ano ba yun? 19... Mga 80s na rin yun. 80s na yun. Oo, 80s na pala yun. Kala ko mga 1950s yun. Hindi. 80s. Oo, mga ganun na yun. Oo. Oo. Now, you have to share with us, no? Who would Dolphy's best friend be? Lahat eh, kaibigan niya eh. Wala akong maalala. Kasi pantay-pantay din eh lahat. Pero siyempre may natatangi siyang kaibigan. Yeah. But there would be like FPJ Erap. I mean, those two were best friends. Well, Dolphy, who would be his closest friend? Alam ko yung trio na yan. Silang tatlo. Eh. Oo. Erap, FPJ, Dolphy. Parang alam ko talaga sila rin eh. Oo. Sila rin yung mga magkakaibigan. Kasi nagsimula rin sila sa isang bakura ng pelikula. Mm-mm. Kinwento mo na nung una, when you were shooting with Dolphy, you didn't have a car. Hinatid ka niya pa uwi? Nadaanan kami. Gabi na kasi madilim. Nilampasan na nga. Binalikan pa. Talaga? Oo. Pa nagagalit ba yan sa set? Nagmumura? Ay, hindi. At all? Oo, no. Hindi. Ano? Tahimik pa, no? Oo. Basta seryoso siya, nagbabasa ng script. Ngayon, kung meron siyang gustong yung insert, kumbaga, at saka i-suggest, yun, open. At lahat naman kami, sila,
si Direk, tsaka siya, sila Nida, open for suggestions. Oo. Was he funny in real life or he serious as a person? Because I interviewed Dolphy once. He had bits of, at his home in Parañaque for Father's Day, I think maybe 3 years ago. He seemed really serious to me. No, at saka hindi. Merong ano yan. Meron siyang timing, may sundot. Correct, may sundot na ano yan, natatawa ka na. Ganun. Pero sa set kasi, talagang seryoso siya. Ngayon, kung may mga light moments dyan, eh talagang nandoon din siya at nakikipag, ano, nakikisaya. Professionally, was he early? Was he late? Ay, very early. Very early. Very early. Yeah, do you remember anyone, give me one moment in your, in the 20 years you've worked together that you can't forget that you learned from him? Tinuruan niya ako. Kasi baguhan lang ako. Pagkatapos, galing kasi ako drama eh, radio drama. So, wala akong ano sa TV, TV acting, wala. Tsaka wala namang eskwelahan pa naman noon. Oh, wala. Ayun, may mga training center ng correct, EBS. At saka wala namang workshop noon, wala correct. Seminar. So, ayun. Sinasuggest niya, tinuturuan niya. Kaya, biro mo, sino ba naman ako noon? Na, di ba, maliit na artista, maliit na, ano, eh, big star na, king na siya talaga, magtuturo sa iyo. Hindi ba, tatanungin ko, ikaw naman, no, hindi ba naging parang stigma yon at any point sa iyo, Matutina, that, you, did you, I mean, I don't remember you for any other role, except yung bilang kasambahay ni John and Marcia. I mean, buong buhay mo, parang, yun ang naging personalidad mo. No naman, Dito rin, yung Super Ingo. Super Ingo, yes. Oo, hiram na mukha, yung mga ganon. Pero nag-stick talaga as Matutina. Oo nga, kaya, ay, yung mga ano natin dyan, yung mga teleserye, kunin nyo naman ako. Hindi lang ako pang comedy. O, di ba? Pang seryoso din. Actually, hindi lang pang ano, but you still look young, ha? Thank you. Ay, hindi lang pang maid. Hindi lang pang maid. Oo. Panchismosa, kapit-bahay. Oh. Tiya, yung mga ganun. Have you visited Dolphy? Not yet, pero palagi siya sa aming dasal. Palagi siyang naka... Will you visit him? Of course. When are you planning? Baka mamaya. How do you feel you just said na parang, you know, sana mga kunin niyo ako? I mean, yung mga parang artista nung nakaraan, so to speak, no? I mean, let's face it. Mauso ngayon yung mga young stars na didiskwala sa PBB kung saan-saan. Wala na kasi akong kilala mga coordinator. Diba na, iba na eh. Iba na, mga young blood na eh, no? At hindi naman siguro nila ako na nakit na pagkikita, hindi nila ako kilala. Kaya, hi! What do you feel? Nakakalimot na? Nakalimutan na nila? Eh, siguro has been ka na eh. Nakalimutan ka na. Nanarito ka pa rin sa industriya. Oo. Diba? You consider yourself a husband? Ay, hindi pa naman. Active pa rin naman ako. Active pa rin naman ako. Nasa showbiz pa rin naman ako hanggang ngayon. Actually, meron tayo dito ng ano, dubbing director din ako dito. Ganyan. Because si Dolphy, I remember when I interviewed him, he had mentioned that before that yung nalungkot siya is that yung bansa natin doesn't appreciate yung mga talagang sinauna, no? Like him. He's a living legend. Diba? Unlike in Hollywood, Marlon Brando, 'di ba? Iba mga Jerry Lewis nung Bob Hope nung buhay pa talagang ibinibigay sa kanila yung kanilang parang yung kanilang posisyon. Yung ano, pagtingin, mataas pagtingin, na pagtingin. Oo. Mataas na pagtingin. Yun nga, nakakalungkot nga kasi dito, 'di ba? Pero swerte pa rin sila kasi nandiyan pa rin sila, Dolphy, Eddie Garcia, and the rest, 'di ba? Nandiyan pa rin. Oo. Pero yung mga katulad namin ano, yeah, yung mga parang middle roles, no? Character roles. Oh, kasi icon yun eh. Oo. Alright, anything you wanna say right now? I mean, to the fans of Dolphy? Oh, naalala ko kasi nung sabi ni Tito Dolphy noon, ano? I used to dream of big things before, no? But now, I want to see my children grow up and be good people. Yun ang tumatak sa puso ko rin at sa aking pagkatao para yun din naman ang ibabahagi ko sa aking mga anak at maapo. That's so touching. I used to dream of big things before. Now I just want to see my children grow up and be good people. And you know what I'll never forget? A classic quote of Dolphy, which is actually the wisest in politics, is this. O sige, pag tumakbo kong senador, manalo ko. Tapos, di ba, anong gagawin ko?
Di ba parang for me, not a lot of people think that way. That they have an honest estimation of themselves. Correct, correct. Parang si Dolphy is not, yung tamang-tama ang tingin niya sa pagkatao at sa sarili niya. Oo naman. Anong gagawin ko? Di ba? Kaya na meron naman tayong binibigay ang ating gobyerno para mag-aral ka kung Oo. Ano yung position mo na nakuha sa gobyerno. Oo. What would you tell Dolphy if you're able to see him? You should visit him soon. Of course. Because now, parang nagising daw siya. Oo. At saka kahit na hindi mo makita, basta makatungtong. Masilayan lang. Masilayan mo at saka makita mo rin yung mga, kilala ko naman lahat yung kanyang mga mahal sa buhay na nandun doon. Kaya maganda rin naman yung magkaka-tapikan kayo ng balikat, magkaka-palitan ng ng magdarasal. Oo. Ganon. Parang when you're about to cry, you make, nagpapatawa ka. Hindi kasi sabi ko, di ba? You can cry, ha? It's okay. Okay. Kasi di ba, sometimes, God breaks our spirit to save our soul. Di ba? Sometimes God breaks our heart to make us whole. Sometimes God sends us pain so as to be stronger. Di ba? Sometimes God take away everything from us so that we can maalala natin we learn the yung mga things na we have lacked, no? Kung ano pa yung natitira dyan, pagpasalamat natin sa Panginoon. Ngayon, He sends problems, He sends sickness so that we can take good care of ourselves. Diba? Yeah. At ganyan din, yung binibigyan sa atin yung mga problema, parang sa kanoon, maalaman natin, maano natin na, there's a miracle. At maalala natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon na tayo hindi dapat na mawala ng pag-asa sa buhay. Yeah. Dahil kasi sino pa kakapitan natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Para sa buhay na ito. Yeah. Maligtasan natin na naman pagpanganib. Yeah, this is the first time I've seen you cry in all your interviews. No, go ahead, you want some water? Yeah, I understand. Thank you. Yeah. I think but are you also accepting there is such a thing as mortality? We will all die one day. Lahat naman tayo, wala naman ligtas dyan. Exactly. Pero ang masasabi That's ko our lang, common destiny, I've read. I mean, no one has said it wiser. Our common destiny is death. Talagang yun, kanya lang, sabi nga, napakaikli lang ng buhay ng tao sa mundong ito. Why not take the most of it, di ba? Maging mabuti kang tao, maging mabuti ka sa kapwa mo. Yeah. Katulad ng, ipinakita sa atin. Si Dolphy. Si Dolphy. He's so loved. Diba? Oo, nakita mo. Kumbaga parang nalulungkot, lumuluha din ang buong sambayan ng Pilipinas dahil sa kanyang kalagayan. Kaya yung maramihang pagdarasal, yung pagpipray sa kanya, kita mo, di ba dumdilat ang kanyang mata pagkatapos yung ayaw na nga sana ipadialysis dahil baka hindi makayanan ng kanyang edad, pero nakita mo, ayan, di ba, nakasurvive pa rin siya. At saka sabi nga yung ang buhay natin, ano, sabi nga 70 years old lang ha, sa New Testament, pagka lumagpas ka ng 70 years old, aba, bonus na daw kay Lord John. Di ang daming bonus ni Tito Dolphy. Diba, 84? Imagine. Unlike noong sa ating Old Testament, Abraham, Moses, talagang sila ay nabuhay daan-daan taon. Yeah. Yeah. Nakapalungkot ngayon ni 70. Yung iba nga, biro mo, ang aaga nilang binabawi ang buhay. Oo. Iba. You're clearly born again. Catholic. Yes, Roman, yes, a born-again Catholic. Uh-oh. Yeah, because you're very in touch with, in other words, you've quoted God's word many times. Kailan pa, Karin? Kailan ka pang lalapit sa Panginoon? Sabi ko nga, kailan ka pang magsaserve kay Lord kung ikaw ay nakaratay na, kung ikaw ay hingiwi-hingiwi na? Di, why not now? Now na. Parang sa pagbibigay ng National Artist Award kay Tito Dolphy, kailan pa? Di now na! Okay. All right. You clearly love Tito Dolphy. But anything you want to say before we go, tell him how you feel for him? Maligaya rin siyempre mga nagdarasal sa Tito Dolphy na ikaw ay
nakakadilat na, nakaka-response na, di ba? Na-respondi siya sa lahat ng kanyang mga nagiging bisita, sa kanyang mga anak, world sa ICU, hindi pwede, di ba? Yeah. Kaya patuloy pa rin kami magdarasal. Walang sawang pagdarasal upang maligtasan mo ang anumang panganib. Okay, all right. Thank you, Matutina. Thank you. All right, we'll take a quick break when we return. What a heavy week it has been for the showbiz industry and so many of us who've been worried over the health of Comedy King Dolphy. Let's relax a bit when we return. Crooner and majorly good-looking Richard Poon will serenade us. You're watching Head Start with me, Karen Davila.